kundi bahagi raw ng documentation ang mga litratong nag-viral kaugnay ng pagsundo kay dating Mayor Alice Guo sa Indonesia kahapon. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos may paliwanag sa mga nasabing larawan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bago pa naiuwi ng Pilipinas si Alice Guo, nauna nang kumalat online ang mga litratong ito. Ang dating alkalde, all smiles pa sa loob ng sasakyan kasama ang ilang agent ng NBI at Bureau of Immigration. Sabi ng netizens, parang nasa field trip lang daw si Alice. Trending din ang kuhang ito ni na Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil kasama si Guo. Kahit umani ng batikos, wala raw nakikitang mali sa mga larawang yan ang Pangulo. I think that is part of the new culture now na nagpapakuhalaga ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. Ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. Depensa naman ni Secretary Abalos, walang selfie na nangyari. Bahagi lang daw ito ng documentation. Kinausap raw nila si Guo matapos itong humingi ng tulong dahil sa umunoy mga death threats sa kanya. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tinignan ganyan, di ba pala kung ano ginagawa nito, ano papakute pala, di ba? But if we're going to look at it, tapos look straight at the camera, was looking at it. So, yung po ang nangyari, there was no selfie or anything, no? Pinagpapaliwanag naman ng Department of Justice ang mga NBI at immigration personnel na nagpa-selfie kay dismissed Mayor Alice Guo. It was inappropriate to post those pictures, but it was a moment that was, I guess, that we could be proud of. But again, the job is not yet done. Well, the secretary was also quite frustrated na ito po yung naging focus ng operation. Humingi ng paumanhin si NBI Director Jimmy Santiago sa pangyayari. Yes, ako'y tinatanggap ko at humihingi ako ng paumanhin, command responsibility, no? Tinatanggap ko po at yung aking mga tao naman, nire-reprimand ko rin sila. Gayunman, naiintindihan naman daw ni Santiago na masaya lang ang kanyang mga ahente sa pagkakahuli kay Guo. Bukod sa picture, kumalat din ang video ng pag-uusap ni na Abalos at Guo. Dinig sa usapan na tila dati na silang magkakilala. Ikaw talaga. Sen, katulong. May dekret ako. Sabi niya, sen, ako po yung ganito. Kaya, oo, ikaw nga yan. Sabi ko gano'n. So, ganun lang yun. There's nothing to it. Pagtitiyak pa ni Abalos, walang special treatment kay Guo. Nahaharap si Guo sa patong-patong na reklamo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na pogo. Kaya babala ni Pangulong Marcos kay Guo. It will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. A few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Samantala, kampante na raw ang kampo ni Guo ngayong nasa PNP Custodial Center na ang dating alkalde. Pagkausap ko yan, stress siya, super level ng stress niya. Tapos, lagi umiiyak. At least ngayon masaya siya. Ayaw ba nila yun na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Ngayon, anong worry niya? Protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas, di ba? Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.